Okay, na guys yung guhit. Pagpasok natin yan, it's the demilitarized zone. Malapit dito sa may river, nagbungkal yung North Korea ng tunnel. So sana guys, hindi tayo maiwan. Ginawa ko yung pinagbabawal na technique. Yung tek-tek ng, okay, 5 minutes. Pagising ko sa alarm clock, be. Natulog agad ako. Oh my God. Basta hindi tayo malate. Dumating naman ako ngayon dito sa pick-up point. Ito na yung pick-up point. Ito na ako. Dumating naman ako ng 5 minutes early. Wala pa sila. Not yet. Gusto mo kasama rin yan? Oo. Sini ka muna? Hindi pa. Okay. Ano pa name mo kanina? The DMZ tour. DMZ pa tayo? Oo. Good morning! Good morning, guys! Diba, ang ate namin gumata. Super aga. Kahit umuulan, inalaban natin to. I feel I'm so annoying right now. Nakakahiya naman sa buko niya, diba? Oo, biginawa ko yung pinagbawal na technique. Ano yun? Alam mo, ano? 5 minutes pa. Nakakahiya, tapos nagsnood ka. Hindi. Tinayo mo yun. Stop. Nagising ako. Pero ang bilis niya. Tumawag siya tapos ready na siya. Natulog ka ng bilis na. Ay. Wala pa yung tour. Tsaka yan, sir. Excuse me. Morning. Yeah. Are you going with the tour also? Yeah. Yeah, tour? Yeah. Okay. Nandito ko tayo sa pick-up point. Tama naman. Buti binasa ko. Kasi nandito ko sa mismong address. Nung binasa ko yung Okay. Kasi yun ka parang... Ano isa? In the exit entrance ko yun. So, sobrang tanga ko. Sa entrance to, sa iba ba ako, napin yung exit. Pag labas ko, exit pa din. Exit pa rin ako. Ano sa labas? Eh, sa loob. Be, isa lang dito yung entrance at saka exit, be. Be, para tong bading, be. Kung ano yung exit, ayun din yung entrance. Kaya talaga Korea, ha? Carpool pala to. Wala eh, wala pang message eh. Bili ko sa kanila WhatsApp ko eh. Suppose, late sila dito. Hindi sila baka... Talaga? Saba 7:20. Nagmadali pa naman. Guys, ano ba? Nagmadali pa naman siya, guys. Hindi pa naman niya nailabas yung ano niya, yung nag-iisa niyang bangs. Hindi ka nilabas yung bangs ko today. Tulog pa siya, be. Dumating na sila, guys. So, medyo late sila ng mga... 2 minutes. Yes, yes. Okay. I'm the only one. I'm number one and one of one. Martin. Shko, ben, talaga ako nakaligo talaga or what? Shko. Buti na lang, magkakaamoy lang din kami, baby. It's a spy. In fairness kay Sasa, nakaligo eh. Nakapag-prepare. Ako, ben, pag-iisip ko. Naligo, nag-prepare. Well, anyway, naulanan ka naman. So, same kasi naulanan ka naman ako. Tapos na nag-inip pa ako, sabi ko, ang ganda na pa nag-inip ko. Doon ko na-realize, may tour pala ako. Diba? So, siya ba yung nag-sabi? Hindi na tayo sa morning. Sabi ko pa, hindi, kaya yan. Kaya ko naman talaga. Tapos medyo bitin pa siya kagabi na umuwi ng walang aura. I'm just a girl, hanggang umaga. Tapos diretso tour. Sa tour na lang. Diretso na. Ito nga ako mag-ayos eh. May ayusin ko ba? Hindi na ako pulbo. High school. Bakit? Tsaka lipstick. Meron. May pang lipstick, meron pang pulbo, pero walang panligo. Pinaglagay naman ako ng ano, deodorant. So, pag after ng tour, doon na lang ako guys maliligo.
or pag umamoy na. Hindi, kailangan mamaya. Ligo na ako, be. Zero na nga kagabi. Para masira yung sumpa. Tinatapatan niya talaga yung mga. Kaya pala tinatanong niya sa akin. Kasi gagawin niya pala. Are you a YouTuber? Yes. Okay. So this is DMG area. DMG area. Today we're gonna visit Imjingak first. Imjingak is a peace park. Yeah, so we will get there. We spend about one hour there, and then after that we'll enter the. So, andito tayo sa unang stop natin. Kasi may DMZ naman na itong area na ito, no? Pero pumasok muna kayo para isang building. Hindi ko alam ano gagawin namin dito. Baka mag-breakfast muna ata kami. Kasi alam ata nila na hindi pa ako nag-breakfast. Habi nila, amoy kagigising niya lang. Ay no, hindi pa ako nakabibimbap dito. May patuloy at hindi tayo madadapa. Tingnan, watch your way. Yeah. So, ito na guys, yung water dito. Yeah, can you see the rivers there? Yes, yeah, yes. That is called Imjin River. That's called sign there. Actually, it comes from the North Korea. And it flows through the DMZ area. Uh-huh. And it gets together with the Han River in the over the river, there is a sign there. There's a red sign. A river shrine sign. If you look closer, then you can see some this sign. Yes. Is there anyone who can read Korean? No. Jire. Yeah. This is a jire. Uh-huh. So Korean. Can you guess what it means? No. Danger. Yeah, danger, right? Danger. Or if you step this one, then it. There's a will bomb. Throw up your body. Oh. Wow. Or your ankle. This is a landmark. Ah. Yeah, landmark is a 200 TNT size right there. Anyway, so if you see that sign, then there are landmines around you. So be careful. Uh-huh. The sign, that area. The facilities, you know, buildings there, right? Uh-huh. So actually, that place used to be a US-based Camp Grievous, US-based. Uh-huh. But now, DMZ is like this, right? Uh-huh. You remember, right? There are two limit lines, southern limit line, south limit line, uh-huh, and north limit line. And from the south limit line, 5 to 20 kilometers, it depends on the situation, 5 to 20 kilometers. We call this area is a civilian control zone. Civilian control zone. That means soldiers control that area, check the civilians. Why? To conduct military operations there, like watching the enemies, detecting landmines, you know, sometimes removing. So that area is a civilian control zone. There, civilian control zone here, and over there, EMG over there, North Korea. So direction is North Korea, but that area is the civilian control. EMG and North Korea. Thank you. Pero gusto ko yung border ito, pero meron sila dyan peryahan, di ba? Gusto ko yung may peryahan. Ay, ito na yung ito yung railway station na. Papunta dun na. Pag inayos yun, guys, dire-diretso na yun ng Germany.
ko na hindi yung sinasabi niya. Ito yung sinasabi niya kanina na anong gagawin ko kung ako raw yung general. Kung ikaw si Commander. Oo, sabi ko, di retreat, retreat. Ayun nga, pinasabog daw eh. Kasi gawa nga ng mga commanders. Ayun, grabe oh. So dito be, sa border, binibenta dito yung pera sa North Korea. Tignan nyo, ito yung pera nila. Ito be yung barya nila, oh, tignan nyo. And then yung presyo be nakalagay din, oh. So 112,000. Ganda mong negosyo to, no? 1,000 for 15,000. Ito pwede rin mo isang package at 40,000. Totoo nga na talaga nila. Ako ito. Actually be, pag pinakinggan mo yung ilang parts ang sinabi dito sa tour, malulungkot ka talaga. Like yung sa story doon sa kanilang altar dito, na yung altar nila dito, it's really big dahil malapit sa border. Kasi ang backstory niya, doon nagpupunta yung mga tao na nakaligtas, nakatakas mula sa kabila, na parang naglalagay sila ng present na parang nahimiss na namin yung pamilya namin sa kabila, buhay pa kaya sila. Siyempre be, sa kabila wala silang contact. Like sa North Korea be, ibang-ibang mundo sila be. Like wala silang mga bagay na meron tayo. I don't think meron silang maayos na cellphone. Hindi ko pa alam kung anong mga website lang yung meron lang sila. Limited lang yung haircut na pwedeng gawin ng babae at lalaki. Meron silang sariling kalendaryo. Meron, parang sa kanila, ano, ang year nila doon is 112. Nagsimula sila sa 1912 kasi doon pinanganak yung tatay ni Kim Jong-un. Tapos, yung basketball nila, kakaiba din. Yung pointing system ng basketball. Oh, pag dunk, 3 points. Pag pointer ka, 4 points. Tapos pag last 2 minutes, nakashoot ka, 8 points yun. Diba? Kakaiba. Kanya-kanya tayo ng rule pala dito eh. Pero ang nakakaloka talaga eh. Siyempre diba, itong border na to parang sa border. Tapos, ay may coffee din sila dito eh. May peryahan. Nakita nyo pa ba? Okay, ayun na guys yung guhit. Pagpasok natin yan, it's the demilitarized zone. According sa pagkakalala ko, it's the demilitarized zone of both countries. Like, so walang military? Wala. Ay, nandiyan, ito yung zone, diba? Oo, ito yung zone na parang may mga taong nakatira. Tapos nakatira lang sila dito. For 8 months, bawal lumabas. 4 months, pwede lumabas. Hindi sila gabay ng tax. And ang may hawak nito is UN kasi. Okay. May gets ko. Kasi ano eh, controlled by, hindi siya, ano eh, hindi siya unified din. Controlled kasi ni UN. Pero feeling ko, hindi ko sure kung sa exclusive sa kanila yung ganito ha. Kasi parang feeling ko mayroon din ganito sa ano eh, si Cyprus. Yung Turkish and Greek side ng island na hawak din ng British. So ang gulo din nun eh. Parang gulo. I'm not sure. Ito na tayo guys. Ito na tayo sa ating third tunnel. So ito yung tinatawag nilang third tunnel. Merong first tunnel, merong second. Ito yung third. Hindi natin alam ano yung story sa second. Sa first, dahil sa meron daw maliit na tunnel and may usok dahil kumakain sila ng noodles. Gusto ko malaman anong brand or handmade lang ba ito, di ba? Di ba? Ang babagit ng itsura ng mga militar nila dito, guys. Mga baby face. Kaka-grade 2 lang. Haro. So pinagbawalan na talaga kami mag-video dito guys. So itong video is nakuha ko lang to sa internet. Ito na yung third tunnel na ginawa ng North Korea para subukang sakupin muli yung South Korea. So itong third na tunnel na to is isa sa napakaraming tunnel na nakita nila up until now. Marami pa silang nakikitang mga tunnel. Medyo nakakapagod to be kasi imagine mo, pababa ito, halos 1 kilometer din yung haba nito, pababa. Tapos habang pababa ng pababa, medyo paliit naman ng paliit ba yung butas. So kung medyo maliit ka, hindi ka bothered. Pero kung magkasing height tayo, mahihirapan tayo dahil parang sa bandang dulo, nakayuko ka lang. Kasi sinasabi nila na ito yung height talaga ng mga North Koreans dahil maliliit lang daw sila. And habang nasa loob ka talaga, ma-realize mo
yung hirap and yung experience ng mga tao nung ginagawa nila to. And para sa mga physically challenged, medyo nakakapagod itong activity na to, lalo na pagpaki at pabalik. So, eto be, may kita na natin dito sa parang viewpoint ito ng border ng South Korea and North Korea. So, dito sa South Korea side. And from here, may kita mo na yung kabundukan ng North Korea. Halin, ayun yung flag ng North Korea, oh. Tapos ayun yung North Korean village. Di ko alam kung nakikita nyo dito. Tapos dito naman yung South Korean village. Medyo mafag ngayon, pero banda dito, dyan yung Gaesong complex before. So yung area na yun, ayun yung area before dito na yung both Koreas is working together, the South and North. Like, they produce different products, pero trinidor sila ng North Korea. So malapit dito sa may river, nagbungkal yung North Korea ng tunnel. And then yung liaison office nila dito para sa communication between North and South, pinasabog ng kapatid ni Kim Jong-un. So ayan, ba ngayon binatatanaw na natin ang North Korea from the other side. Ayan, ba dito bisunot yung descendant of the sun. Oh my god, ang galing. So ngayon naman, Bev, punta tayo sa, ito yung village sa loob ng DMZ. Tapos ang nakatira ito roughly mga 400 people lang, ganyan. Kasi ito yung mga tao na hindi pwede lumabas in 8 months, ganyan. And dito sa lugar na to, be, wala sila mga pinto. Kasi wala namang mga magnanakaw, diba? And yung bawat bahay dito, meron silang mga flag ng Korean flag. And yun, be, is ginagamit nila pang signal na parang tuwing morning, yeah, safety sign, kailangan nilang itaas yung flag every morning, and paggabi, ibababa. Pag yun is hindi binaba or hindi itinaas, sabihin may problema sa loob, may nangyari. So ngayon, be, ito, pupunta tayo ngayon sa market. Tingnan natin kung meron pang time, kung makakadaan pa tayo. Pero nadaan na tayo sa loob lang ng store. Ah, this is the area already. From the picture, be, ito na siya, oh. This is the village inside the... Ah, there's also a school. Ayan, sa lugar na to, be, mga Koreans sila, South Koreans, pero hindi sila na ngayon nagbabayad ng... No doors. Oh, no doors? Yeah, no doors. Left. Elementary school there. Yeah, elementary school. This one? Ha? Huh? Ah, may ah, baka gate, oo. Long time. School, ito yung school. Very small school. One teacher take care of 6 or 9 students. Okay naman. Take 400 lang. Kung Pilipinay titira dito, dadami agad din. Try to send their kids to here. Because it's very quiet. They have doors. May mga door naman. Hindi lang gated. Ay, yung term. So, may mga door naman talaga. So, fake news siya kanina. Wala lang mga gates. At apatil, kasi wala namang magnanakaw dito, be. Kasi itong area na to, hindi naman talaga siya run by South Korea. It's more of run by UN. Oh, may pintu, may gate, may pintuan. Ayan guys, so meron silang mga flag. Maganda yung mga bahay dito. Four months sa labas. 8 months dito sa loob. One rich guy. He came here and built his house as a summer palace. You will see his house over there. It's Western style building. Wow. Rich guy house.
So, dito tayo sa kanilang local market dito. Itong lugar na ito, local market nila is famous for three things: beans, rice, and ginseng. So, hindi naman siguro na kami mamaling, kaya mag-chill na lang kami dito bago kami bumalik ng Seoul later. Souvenir shop lang talaga ito, be. O, diba? Soya beans, rice. Ito na yung ginseng nila, oh. Ah. Ayan, be, ang sarap ng pagkain natin today. Andito kami sa isang, actually parang Japanese restaurant dahil udon yung pagkain natin at saka gyudon and curry and yung mga fried tempuras. So tara, be, kumain na tayo. Be, gusto mo maghiwalay pa ako ito? Hindi ka naman lao ay conscious, hindi naman. Sarap, be. Siyempre, masarap kainin ito, guys, dahil medyo makulimlim sa labas. Favorite yung curry, pero nag-break muna sa curry ngayon. Pero may makikikima ko ano lasa ng curry nila. Masarap ba? Kasi hindi sa pero medyo matabang. Bait ko nga. Kaya nga mas gusto ko siya. Dati akala ko mug lang to. Ito pala talaga. Sa udon may ganito. Oo. May wasabi. You want wasabi? Ay, okay lang. Mag-wasabi lang. Mag-wasabi ka? Ngayon. Hindi, ako hindi eh. Siyempre, be, Pilipino pa rin kami, so kailangan may rice yung pagkain namin. Gumising, walang ligo. Tour agad. Pili ko, ang dami nito para sa atin. Dami yan. Kakamayin ko na to, guys. Parang ito yung presyo ng isang sangyupsal. Guys, ang ganda pala dito sa morning, oh. Guys, ang ganda pala dito sa daytime, oh. Kasi ang kulay ng daanan, fairness, ang saya. Kaya pala, sabi nila, maganda talaga itong area na to. Kasi dito yung mga shopping, dito yung, may, kahit ano may pagkain din naman. Oo. And yung mga goats dito, base, yung mga bagets, ang daming estudyante dito. So kung mga mahilig kayo sa mga, siyempre ang cute ng mga Koreans, di ba? Maganda din dito isama sa itinerary. At para makasabay ako, be, sa mga damitan dito sa Korea dahil ang mga tao is naka-OOTD, eto, nag-shopping muna kami ngayon ni Sasa dito. At nakakaloka, ang shopping dito, be, natsambahan namin. O, diba, sa halagang 30,000 won. Pwede ka mamili ng damit na up to 1 kilo. Oo, be, yung damit kinikilo. Teka, magkano may 30,000 won? Eto siya sa peso, actually, o. O, diba? Imagine mo, marami na akong mabibili ng damit noon. Oh, ang dami ko na masisave noon. Dami na OOTD. So, how's the shopping experience? Actually, ayun, wala talaga akong balak bumili. End up, ayan. Nakabili ako ng 5 kilo. How much yung binayaran mo? 500,000 won? Almost 600. Grabe. Buti na lang, sinabi ko, can I have the discount code for Sasa and Francis Candy? So, binawasan nila ng, ginawang 1/4 na lang. Ayan guys, andahan nyo, pag pupunta kayo dito, gamitin lang yung pangalan ko. Sabihin nyo lang, Francis matatakot na sila, nanerbiyosin na sila. Sabihin nyo, pingin kimchi, kinakabahan ako guys. Guys, napagod po kami sa pag-shopping. Kaya hindi po kami ngayon sa Gongcha para mag-milk. At inahanap po namin sa kami pwede magpa-laundry para yung mga pinamil namin, masuot din po namin. Bago na yung ibigay sa mga papasalubungan. Love you guys. Siyempre kailangan, gusto lang namin matest kung maganda yung quality bago namin ibigay sa inyo. Hala, te, maroon ka mag-Korean, te? Maroon ka magsalita ng salita nila? In driver, te, kasi magpapatid na lang kami, papachange na lang namin yung location. Okay, okay. Ito, ito, salita ka, te. Location, location? Oo, oh, sabi mo, te. Kung sabi mo nga. Hello? Hi, hello. Namaste, yo? Namaste, yo? Ne. 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 Busan? 네. 네. 부대. 예. 부산 부대. 예. 여기 부산 맞죠? 부산 부대.
아니 오산이나 여기 이제 부천 성곡동으로 왔는데요? 아니 여기 지금 내비에 콜 부를 때 내비에 네. 부천 성곡동으로 되어 있어가지고 지금 서울에서 네네. 지금 성곡동에 다 왔단 말이에요. 아, 알았어요. 그 문자로 그 저기 아까 그 중앙시장로 8번 길 5-1 그거예요? 네, 맞아요. 아, 그거 평택으로 나오던데? 네네. 오, 그거예요? 그거는, 네네, 그거는. 예. 그거 찍으면. 네. 그 여기서 오던 길 앞에 내리시면 네. 돼요. 아, 그래요? 네네. 네, 하여튼 알겠습니다. 네. 네. 아, 선생님들 할랄 때. 아니 사비 때? 아저씨 잘못 왔어요. 오오 잘못 왔어. 어어어 어어어 어어 오케이 babayaran lang namin siya. Sige, salamat eh. Thank you. Ingat. Kamsahamnida. So after po namin maligaw ng bonggang-bongga, dito na po kami ni Sasa. Kasama namin si Ate Ruby and Ate Bing. So, pa-party kami tonight. Yes, welcome to Korea! At ito na nga, Ben. Nag-imuraot muna kami sa mga nakilala namin mga Pilipino. Ayun sila. Alert! Kaya tayo, guys! Diyan na nga muna nagtatapos ba ang ating video ngayong gabi. Kung nag-enjoy ka, huwag mong kalimutan like, share, at syempre, mag-subscribe ko sa aking channel para sa more videos dito sa South Korea. Isang pangmalakasang shoutout muna sa ating mga channel members kay Tita Gai, Family Stream, Joy Novello, Ken Esguera, Mark Angelo Molina, Joanne Castro, Jerry Rose, Sarah Jane, George Enseni, Jonna, Carmelita Floren, Serenity Yo, Angie Lee, Mary Luis Abiton at Ivy Huelar.